Ngayong pandemya, dumami ang mga nag-mine sa live selling, kaya naman yumabong at pumatok ito sa publiko. May ilan na nga itong ginawang hanap buhay. Nakatutok si Mav Gonzalez. 85 pesos na razor back. Mine ng... Sino sa inyo ang napamine na sa mga live selling sa Facebook? Ang college student na si Nicole, tatlong taon nang nag-flex ng mga panindang damit at accessories online. At business is booming daw talaga dahil sa pandemya. Starting a business na ganito po, una lang po talaga mahirap. Pero sobrang daming tao sa Facebook na magkakaroon ka rin ng kumbaga buyers mo. Kumikita ng 10,000 to 15,000 pesos si Nicole kada live selling. Depende sa rami ng viewers at presyo ng paninda. Kaya hindi na rin daw siya humihingi ng tulong sa mga magulang. Ayon naman sa negosyanteng si Rowena, sa palaran din ang live selling. Kailangan po active ka din, tsaka masaya para yung mga customer, maingganyo din pong manood or mag-mind sa inyo. Yung madali, mahirap din po ma'am kasi sa live selling po, hindi po maiwasan. May mga joy-joy. Yung ano, mag-mind. Pagdating ng oras na bibigay mo na yung invoice, para sa yung mga nakuha nilang damit, para sa babayaran, wala na po. Ayon sa entrepreneurship and financial literacy advocate na si Armand Benko, lumago ang online selling dahil sa pandemya. Nitong 2021 lang, umabot daw sa $17 billion ang kita ng mga sikat na online shopping apps ayon kay Benko. Ang ilang negosyo, naghahanap na nga ng full-time live seller. Wala pa rito yung mga nagfe-Facebook live selling na marami sa kanila, they share their story. Earning 100, 200, 300,000 a month. So imagine, pandemic came, merong nawalan ng trabaho or merong mga nagnenegosyo, yun yung bagong avenue o bagong markado na kanilang pinasukan. Kaya talagang hindi sumikat, almost a requirement that any business should get into online or actual online selling. Pero inanunsyo ng Facebook na simula October 1, aalisin na ang kanilang live shopping feature. Lumilipat na raw kasi sa short form video ang mga consumer, kaya magfo-focus na sila sa Reels o yung maiiksing video na napapanood sa Facebook at Instagram. Pwede pa rin naman daw gamitin ang Facebook Live para mag-broadcast ng live events, pero hindi na pwede gumawa ng product playlists at mag-tag ng produkto ang mga live seller. Normal na live broadcast lang at sistemang mine ang ginagamit ng mga Pinoy live seller. Iba sa live shopping feature na aalisin ng Facebook. Sana nga po, wag na lang po kaming pigilan na pagla-live selling kasi malaking tulong din naman po to sa amin. May ibang live sellers na nag-expand na rin ng operasyon sa ibang social media platform. Ganun lang po siya kadali. Kumbaga, sa part ng customer, napakadali na lang po mag-check out. Ayon sa finance expert, hindi pa rin mapapalitan ng online shopping ang mga physical na tindahan, pero maganda itong pandagdag kita. Not to resign or take it as your main source of income. Kaya nga dito sa Pilipinas, mataas ang live selling, informal study pa lang, mataas ang live selling after office hours. Walang, hindi malakas ang live selling pag office hours. Tatrabaho pa, 8 to 5, and then build your community. Kasi yan ang isang susi sa online selling. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.